tocilizumab. Napakamahal. Ah, napakamahal po talaga. O Diyos ko, ginto yata yun. Sabi po ni Director Telma, 13 million. Oh, ngayon, mga kababayan, good news na naman. Yung in-order natin na tocilizumab ulit. O, yun yung nakapagligtas ng buhay ng maraming tao. Naku, Diyos ko, salamat sa Diyos talaga. O, dumating na po kanina, kahapon. O, yung ating 500 pieces na 400 milligrams each na tocilizumab. Po. Sa mga doktor na nanonood, makisuyo lang, please inform your fellow doctors, welcome po kayo sa Maynila. No, yan, makukuha niyo po. Ayan po si Vice Mayor. Tocilizumab. Napakamahal. Napakamahal po talaga. Pero, kahit na 1 million pa isang piraso niyan, kung makapagpapabuhay ng tao, baliwala ang pera. Ang mahalaga yung buhay ng tao. Ayan po, mga kababayan, ha. Please share, kasi you'll never know kung sino nangangailangan at this very moment, dahil alam natin ang infection nagkalat, at yung iba ay nasa critical or severe. Libre po ninyong makukuha yan. Mga doktor, mga tao, please share nyo, kasi hindi natin alam. By mere sharing this broadcast, natutulungan natin yung iba, kasi ang dami pong naghanap niyan. At naubos yung atin na binili. Ngayon, na-refill tayo. Mga batang Maynila, masaya ako para sa inyo. Ayan na po yung ating... Diyos ko, ginto yata yun. Sabi po ni Director Telma, 13 million daw po. 13 million nga. Bili mo, 500 lang. 13 million. Pero ako, wala akong... Kahit mag-ilang million pa yan. As long as makakabuhay ng tao. Ay, kaawa na ba tayo ng Diyos? Yun. So, dumating yung Gamaleya, dumating yung tocilizumab. Okay, next. Okay, from Louis Miguel Ilagan. Louis Miguel Ilagan. Your, may ask ko lang po kung pwede kami sabay ng misis ko para sa second dose sa June 15. Nauna po kasi ako ng isang araw para sa first dose. Yun. Pwede na yun. Tama ka. Ano yun, pangalan niya? Louis. June Ilagan. Pwede na po yun. Piling ko AstraZeneca siya. Yes po. AstraZeneca siya. Most likely. Yes, pwede na kayo. Tama yun ginagawa niyo. Para isang biyahe na lang. Kung isang araw lang ang pagitan. Okay. From Carlo Concepcion. Carlo Concepcion. Your, may totoo ba na kailangan pa maghintay ng 90 days bago po magpabakuna after mag-positive sa COVID? Ay, good question. Yung mga hindi pa na-update o hindi kayo lagi nakasubaybay sa amin, no? Gusto ko lang ipaalala sa inyo, no? Na sira ba 'yung ano natin? Hello. Are we on? Yes po. Yes. Ah, okay. Anong pangalan ng tanong? Wait lang, balikan ko po, sorry. Carlo Concepcion. Carlo Concepcion. Dati 'yun 'yung protocol. Pero ngayon, kapag ikinabakunahan na ng first dose at nagka-COVID ka habang hinihintay mo second dose, pwede ka, gumaling ka na, pwede ka na bakunahan. April 8 yung guidelines sa binigay ng DOH. Ngayon, kung nagbabakuna ka, nagka-COVID ka, hindi ka na gumaling ka, hindi ka na maghihintay ng 90 days, pwede ka na bakunahan pag magaling ka na. Immediately, ng first dose. Okay. With regards of swab testing po. Swab testing. Question ni Ken Gonzaga. Saan po sa Maynila pwede magpa-swab ng hindi drive-thru? Okay. Good question. Bukod sa drive-thru, yung ating anim na ospital, pwede po kayong kuha ng specimen. Better be
go to Santa Ana Hospital. Okay. Libre, ha? Ready na po yung photos natin, yung sa delivery po ng Sputnik. Ang gamali, ha? Sputnik, patingin niya. I-present. Ayan! Oh, ayan, oh. Gamaleya Sputnik. Kasi magkaiba yan eh. O yun, no? Kulay blue na. Di ba? Dati iba yung kulay niyan eh. First dose. Mahirap po yan. Yan talaga. Diyos ko. Parang Pfizer na pa. Kahirap po i-deploy. Pero nagpapasalamat nga ako sa ating mga ospital. Ayan, si Dr. Padilla na walang tulog pa rin na maayo sa loob ng 1 taon at 2 buwan. Ayan na po. Ayan, para sa second dose ng Gamaleya Sputnik 5 sa, I think, May 25. You will be text. You will be informed. Okay. Great. From Vilma to Labot, pakitanong po kay Yorme kung pwede po ipa-home service ang mother ko. 87 Wilma. Years old na po siya. Di na po niya kayang pumila dahil sa sobrang init ng panahon. Baka po ma-stroke siya. Okay. Basta po may physical challenge yung ating mga lolo at lola, Wilma, pwede. O ngayon, ang gagawin ko ngayon, Julius, kontakin mo siya. Ha? Para ma-arrange nyo kagad sa image ni tama-tama, magaang ang trabaho natin ngayon kasi wala naman tayong bakuna. As we said, 6 po ang bakuna. So marami kaming human resources from MHD. Sige, kontakin mo agad. Okay. Para ano, mapapuntahan sa bahay. Pwede po. Question po from netizen. Ano po ba yung mga requirements na kailangan dalhin kapag A3 priority group? Oh, sa nagtatanong, ano po ang proof na kayo ay A3? O, doon sa sinagot ninyo sa Manila COVID-19vaccine.ph. O, ito po, nasa inyong mga screen. Pakita mo nga, ano? Ayan po. O, please grab a copy of this. O, ayan, medical certificate, mga deresetang gamot sa loob ng 6 na buwan, hospital record. O, hindi po lahat yan, ha? Huwag kayong magkakamal. Alinman. O, alinman yan. O, na magpapatunay kayo ay may comorbidity. Okay, another question po, kailan po ilalabas ang guidelines for A4 priority group? Opo, kung kayo po yung nakapanood kagabi, oh, nasabi ko po kagabi. Pero ulitin ko po ulit na sa Biyernes po, basta po ang importante, A4, ang good news, approved na kayo. Ang guidelines, hihintay namin sa Friday. O sa Friday, update namin kayo kung natanggap na namin yung guidelines. Okay. Okay. So far, puro similar. Ito, from Rin Rene. Rin Rene. Yorme, kailan po kaya isasama ang mga nursing students for vaccination? That we will find out with the IATF. Okay, so ngayon. Maraming salamat po sa inyong panonood. At kung hindi nyo pa napapanood ang iba kong videos, nandyan po ang previous videos at my suggestion. At huwag po ninyong kalimutan na i-click ang subscribe button para updated po kayo sa aking mga ilalabas. Hanggang sa muli, bye-bye!